Ganito na lang. Ako, ayaw ko makipagpatayan. Sa totoo lang. Taas nga ninyo yung kamay ninyo. Yung mga komunista lang. Yung PA. Tignan mo. Pagdating doon sa bukid, nakaharak, may armas na. Ah, saan kayo? Ah, na. Hindi ka ba, ano, military? Ano? Ah, ngayon, harap-harapan, nandito ako. Okay lang. Sinong NPA dito? Ang number one na problema ko sa Communist Party, Communist Rebel Movements, itong Lucena. Quezon, yan. Yan, mamalang. Ngayon, sa karami-rami, wala ni isa ang magtaas ng kamay. Dito to, kaya mga komunista, I am ready to accept you. Okay? Mag-surrender ka lang sa police o military. Sabi mo, mag-surrender na ako. Sir, sabi ni, sino ba sabi ni Duterte doon sa Coliseum, sa gym? Surrender kayo. I will guarantee you, I will build a house for you here. Maghanap ako. Kagad, paggawa ako sa NHA. Then I will pay you, tapos magtayo ako dito ng TESDA. Kasi sa totoo lang, hindi kayo maniwala, nandiyan mo yung mga negosyante, tanungin mo yan sila SM, tanungin mo sila Gotiano, tanungin mo, maraming trabaho, walang trabahante. Why? Kasi hindi ka naman pwede magpulot ng tao sa labas. Tapos dalhin mo, sabihin mo, sige, gawain mo yung electricity niyan. He has to be a master electrician. Or at least one who is an electrician and who works for a master electrician. A master plumber. Hindi ka naman pwede dyan sa diwi, yung nagatambay dyan, na puro payat, sige, hit. Nabot yun. Alam mo bakit ko pinapatay yung mga putang ayo? Para matapos na yung ano ninyo. Kaya ko kayo pinapatay kasi sakripisyo masyado yung araw-araw. Nakaganoon ka, walang kain. Hindi naman kumakain yung mga putang inang yan. Sabagay, kaya tumaas yung ating inventory sa bigas. Pas maraming duga, marami, hindi, kaya kita payat ng mga ulol. Hindi ako makain. Kaya, sabi ko, wala tayo kabigay ng bigas, di druga na lang para hindi na kumain itong mga gagong ito. Sabihin mo nga sa kanila, sisimba mo kayo lahat, katoliko mo tayo lahat. Ah, ngayon ako, hindi na. Magsarili ako ng kakuna. Gusto ninyo mga pamimbro. Meron akong tinatayo. Yung naasar sa pare, yung kalukuha nila. Iglesia ni Duterte yan. Maganda yan. Hindi ako maghingi sa inyo ng pera. Makinig ninyo sa wali ko. Tapos, mang-hold up tayo. Pag-hati-hatiin na lang natin. You know, there are yung mga progressive na. Hindi, wala naman akong sa kanila. Ba't ako yung nagasagutan kami? Kasi naintindihan ko yung human rights, the sanctity of life. Ateneo ako. San Beda ako ng College of Law. Alam ko yan, hati ako. Kasi minsan, pag ayaw ko yung pare, punta ako doon sa moske. Nagdadasal ako ng sarili ko. Kasi lola ko, Maranao. Kaya kung saan lang para sa akin, my God nga eh. Your God is, but my God has a lot of common sense. Ang God ko, hindi ko pinagdadasal na sana mamatay na yan si Duterte. Putang na ito mga pare. Tapos ako pa ang masama.
Ganito na lang, kayong lahat Pilipino, putang ina, ano ang nakukuha ko dyan pinapatay ko yan? Sige nga. Tell me kung ano ang makuha ko dyan, sabihin mo, pinatay ko lahat. Sabihin natin na totoo. Anong makuha ko? Ang makuha ko, true to life ako sa pangako ko. Anong pangako ko sa inyo? 5 lang. Diba? Presidential debates, 5 lang. Corruption, droga. Tapos sabi ko, ang bill. Nakita naman ninyo yung bill. Makita mo trabaho ni Villar, endless ang highway sa Pilipinas. 5 lang. Ang una dyan, corruption, krimen, droga. Kasi yun lang ang problema natin. Ang Pilipinas, wag mo lang galawin, magtatrabaho lang lahat sa gobyerno sa talagang trabaho na from the heart. The government will function on its own. Wala na trabahante yung militar kung walang gulo. Nandiyan lang sila sa kampo. Yung mga kalyo nila, liliit na. Wala naman lakad. Wala nang kalaban. Ba, anong makuha ko dyan? Pag natapos ako ng pagka-presidente, plus yung 23 years kong pinatay doon, karami kaya noon. Hindi naman nag-abot ng 5. Pero, 5,000 siguro. Hindi, biro. Kaya pagdating yan, recorded yan, i-replay ng mga buang yan. Tapos sabihin mo, Duterte admits killing 5,000. Hoy, buang, istorya lang yan. Maniwala ka pala. Pero di ba sinabi ko sa inyo, do not destroy my country. Tumatakbo ako ng presidente. Mayor ako ganun rin. I will build a city that is safe and comfortable. Do not destroy it because I will kill you. Do not kill our sons and daughters. Yang droga na yan. Because I will kill you. I could not be more clear than that. Pag sinira mo ang bayan ko, talagang magwawala ako. Kaya ang nangyari nung 5 days ago, ang nagmi-maintain ngayon ng Cebu, ang mga bata. Kung may parokyanong makita niya at naghahanap, dadalhin nila doon, pahititin nila, sila na ang kukubra, pati ang mga bata, shoot na rin sila. As young as 6, 8, 9, 14. Kita mo ginagawa ng mga ulol? Tapos sabihin mo sa akin sa human rights, there's a state lying dead there. Yan lang ang huri mo. Tapos sinisira ang bayan ko. Putang ina mo, papatayin talaga kita. What are you doing to my country? It is self-preservation of the Filipino people. Dalawa lang, pare-pareho kami ng military dyan. To protect the people and preserve this nation. Kaya nga tayo nagkagira-gira dyan sa mga rebelde na yan. 1 million six. Ayaw maniwala ng mga ulol itong human rights. Sabi nila, yung 3 million ni Santiago sa Pedianon, sobra-sobra yun. So pagdating kay Bato, sinabi ko sa kanya, Padre, bilangin mo talaga ng gusto. Open the records. Huwag mo akong taguan.
So I appointed him. Buksan mo na niyo. Doon ko nalaman. Kaya, sabi, totoo yan. Sabi ni Duterte, tapos ni Doña within 6 months. Ang sa akin yung sa Davao, madali, patayin ko lang yan, left and right. In 6 months na, tapos yan. Pero nung naging presidente ako, I never realized that it was that the magnitude of the contamination of the country sa Cebu. Hindi ko alam yung customs, pati yung police, kalaban ko rin pala. Eh paano kung matapos yan kung ganun? May mga gangster pa. May mga tagalabas pa. Ngayon itong mga bata ginamit nila. Kaya nagwala ako. If you are not the president, maybe you can excuse yourself by saying, man, that's the job of the police and the military. So why do we have to fight? Pero kung ikaw, President, anak ko, kaya wala itong katapusan. I'm warning again. I will go after you. And I will kill you. Sigurado yan. Mabuti pa, patayin mo na ako una. Kung kaya mo. Kaya hindi talagang yayariin kita. Imagine, 1.6 sabi ni Bato. You think it's just a joke? 1.6 Filipinos addicted to Cebu. You think the number is a joke? Those 1.6 Filipino souls are reduced to slavery to a drug called Cebu. And they have to have it every day because the monkey is always ready to ride at the back if you need it. Kakati na yung katawan mo, parang may unggoy sa likod mo. Kailangan mo na. Wala kang pera, pumatay ka, magnakaw ka. So, ganun yan. Marami pa daw na hindi ko may nagsabi pa dito yung mga atribida. I stop saying about bakit ko taguin yan? Na marami dito punta ng Middle East. Nire-rape yan sila. Kaya nga kami nagputahan ng mga binastos ko lahat. Ilagay sa freezer kung anong tiraping. Kaya ako nagwala. Tapos ito, stop talking. Why should I stop talking? It is connected with a more serious crime. Isabi ko, itong mga to, they go there. They endure degradation. Because in some parts, and some tribes, if you are a slave working for them, or if you are a house help being paid, rape is always part of the territory. And they endure it for 3 to 4 years kasi they have to remit the money so that their children here can go to school and get an education. So what happened? Saan na yung dugo nila pati pawis nila? At yung loss of dignity ng tao. You strip her of all semblance of you. Kaya yung wala na silang ego. Self-worth nila mababa ng tapos pagdating dito, pagdating sa pera, luslusin mo yung bata hanggang bumigay. So, where's justice there? Human rights? Patay dito.